lugar din sa Valenzuela City ang apektado ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Mayor, kamusta po ang sitwasyon dyan? May naitala na po ba kayong matataas na baha? Hello? Yes, Mayor, we can hear you po. Hello. Good morning, Jester and Ruth. At medyo chaos po kami dito at masama po yung condition. If I may describe it, it's really on Doy level, no? Mm-hmm. So, ang Tulian River, unang-una po, ay talaga pong mataas na yung tubig at pumasok na po sa amin. And then, along NLEX is talaga pong clogged na, hindi na gumagalaw. And then, ang Valenzuela exit po, yung Maysan Road going to General Luis, ay hindi na po possible, no? Mm-hmm. And sa looban po ng Valenzuela, ay napakarami na po naming areas talaga na lubog na, no? Up to waist deep, meron rin chest deep. At tuloy-tuloy na lang ho ang pag-respond sa amin at pag-rescue po, no? So we have around 150 rescue personnel po na nakadeploy po right now. Mm-hmm. Mayor, so binanggit ninyo on Doy level, nabanggit ninyo merong mga lugar na Bewang, yung iba hanggang Dibdib, yung taas na ba? Tanong naman natin, Mayor, gaano karaming residente kaya yung apektado? Well, we cannot give the final number pa right now dahil ongoing po lahat ng aming pag-evacuate at pag-rescue po. So medyo chaos pa ngayon ho. Siguro mamaya ho, pag tumawag ho kayo, we'll get all the concrete details already. But as of now, we have almost 9 evacuation centers open, both in District 1 and District 2. And then, maaga pa lang, as early as 3 a.m., nagpre-prepare na po kami ng mobile kitchen namin, mobile shower namin, mobile toilet namin. May social workers na in place in evacuation centers natin. And then, may mga doctors na rin po and nurses, yung medical team ho natin in place to. So, na-predict ko namin ay talaga pong dadagsain ang evacuation center natin at least man lang ngayong umaga pa lang. At hopefully sana wag naman na buong araw ho tumagal ito dahil yung water level po talagang pataas po. Mayor, balikan ko lang yung binanggit nyo tungkol dito sa Tulyahan River. Ano po ang status niya ngayon? Halimbawa kasi sa Marikina meron po silang mga alarma. At which level na po kung kakailanganin ng forced evacuation? Meron na pong forced evacuation kami nangyayari ho, in particular po sa Ilisan, F. Bautista at the neighboring area. So, kanina po kami nag-evacuate and dinadala po namin sa Valenzuela National School ho namin. Mm-hmm. So, yan po ay dahil po sa Tulyahan po yan. Mm. Marami pa po bang kailangang ilikas? Kasi nga binanggit nyo on Doy level and ngayon po patuloy po kasi yung pag-ulan. Nakahanda rin po ba yung mga iba pa na baka sakali no, mas tumaas pa yung Tulyahan River? Yes po, ina-anticipate po namin yun na marami po ang kailangan ilikas. Kaya po lahat po ng assets namin, we have amphibian trucks. We have boats po na naka-deploy na at gaya na nasabi ko, 150 personnel po ay nakalabas na po ngayon. And then kung madagdag ko lang po yung libreng sakay po namin along MacArthur Highway and Maysan Road, tuloy-tuloy lang po, kaninang umaga po hatid-sundo. So meron kaming 6 truck pong nagpa-fly po ngayon sa mga stranded passengers po na supposedly iba papasok or iba naman ay magda-divert pabalik sa tahanan nila. Mm-hmm. Mayor, balikan ko lang kanina, paulit-ulit natin binabanggit pero kasi nakakatakot kapag ang isang bagyo may reference na ng Ondoy level kasi grabe yung memorya natin. Matanong ko lang, Mayor, meron na ho ba tayo mga natatanggap na tawag o report ng mga posibleng casualty po kaya o missing o di kaya injured sa inyong bayan? Sa awa ng Panginoon, ho, wala naman po so far. No? Wala naman po na account even senior citizen or mga bata po. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy lang po ang rescue namin sa mga stranded po sa mga kabahayan. Hindi naman po buong Valenzuela tinutukoy ko pero marami po sa mga internal communities ang napapasukan ng tubig. And then ako rin po ay nakikipag-unayan sa Meralco. Siguro meron na kaming kulang-kulang na mga
siguro lima po na mga lugar na itinawag ko sa kanila na nag-power down na kami because aabuti na po yung mga transmission line at mga transformer po. So as preemptive lang po, nagpapatay na kami ng kuryente sa iilang community. Maybe 5 or 6 na na-recommend ko po. Okay. Marami pong salamat kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.